Pero natin dyan, so Abel TV nga pala, mga kamasters. So ngayon, quick dive muna tayo, hanap tayo ng mga pang-ulam natin. So syempre, pag ganyan, dala nating spear gun, yung maliit nating spear gun. So let's enjoy and let's dive, let's go! Kumusta mga ka-Wall TV natin dyan? Another day, another spear fishing day. Kaya samahan nyo naman ako sa panibagong bakbakan at spear fishing at antingan ng bayan. So bago tayo magsimula, shoutout muna tayo sa mga giting na kaibigan natin at mga subscriber at also sa ating mga followers dyan. So shoutout kay Michael Lumakang, Philip Simex Seriego, Mark Ninyo Alagad Vilalon at tsaka sa mga Lumakang family dyan. Shoutout sa inyo mga idol. So syempre bago tayo magsimula, practice diving muna tayo. So yun, parang kinapos tayo at hindi ako nakapag-equalize ng maayos, kaya nag-shallow hunting muna tayo. So dito may nakita tayong isang banak or mullet fish, so good size, so I took the shot. So dito parang may problema talaga yung tenga natin. Mahirap tayong makapag-equalize, baka siguro sa sobrang lamig kagabi at may konting sipon. Kaya sinagad ko na, hindi na ako pumunta na malalim. Total marami naman mga banak sa gilid lang. So sulitin na natin yung shallow hunting natin. So enjoy the show and let's go! So siya nga pala yung spear gun natin, yung maliit lang yung gamit natin. So syempre, ito talaga pinaka main purpose din. Instead or sa mungit hunting natin, ito din ang pinaka main reason kung bakit ko pinagawa din yung spear gun natin na ganito kaliit. Tapos one band lang. Kasi maliit na siya at madali lang siyang magalaw o madali lang natin i-move yung spear gun natin to an easy way to aim a shot for a fish. So, syempre, good's the good size yun. At eto, yun yung two shot sana yun. Tapos hindi tinagusan. Sa tingin ko na stone yung isdang yun. Kaya nakita ko siya. Kaya yun, good size din. And let's go! At yung nga pala sa mga nagtatanong sa spear gun natin or specs ng spear gun natin. So yung pistol gun natin or tinatawag kong pistol is 90cm from the band hole to the trigger. So ganun yung pagsukat ko. Comment na lang below kung paano magsukat ng spear gun, pero ganun yung sukat ko. Tapos yung shaft to hole barrel is 110cm. So ganun kataas yung spear gun natin. At yung nga ka pala, pinagawa ko to kay Duby Ligara, sa kaibigan nating Spero din. So recommended talaga, magaling mag ano, magaling magkulikot ng spear gun din yung kaibigan natin. So yun, marami-rami na tayong mga huli yung mga mullet fish or banak. So strategy nga pala natin sa panghuli nito is ambush-ambush lang din. Kasi mahirap hulihin tong mga isdang to kapag nakafocus ka na kaagad sa isda. Dapat ambush talaga. So ganito yung tactics natin or example kung paano mag-ambush ng isda.
So yun sa pool. So epektibo talaga yung shallow water natin na taktika, yung ambush. So marami talagang mga tactics sa pag hunting o pag spear fishing. Kasama na din yung fish call, yung tinatawag nating tukoy. At syempre meron ding yung dusting, yung ginagalaw mo yung mga buhangin sa ilalim ng tubig. Most common target nun ay yung mga mulmul or parrotfish. Talagang lumalapit, pati na rin yung surahan lumalapit sa ganung taktika. Kasama na din yung scratching. Maganda yung scratching din, para lang din yung fish calling, lumalapit yung mga trevally pag ganun. So yun mga tactics natin sa spear fishing. Kaya let's go and enjoy and continue the show. At siya nga din pala, paki-comment down below na lang din sa mga taktika nyo sa mga spear fishing. So mga idol, mga master, baka naman advice naman o paghingi naman ng mga tips at mga technique natin dyan. Comment down below na lang din. So let's go! So yun, sa nakikita nyo, napakaraming mga school ng mullet fish or mga banak. So sa side na to, or sa left side pala, napakarami or mas marami pa talaga sa kaysa nakikita nyo sa video na to. So sa part na to, dito na side is konti-konti lang. Hindi ko tinira yung nasa mga marami na part, na which is sobrang dami talaga. Hindi ko tinira para hindi mabulabog. At syempre pagkuha natin, atras tayong konti para may babalikan pa tayo. So let's go! Yun, napakarami na nating huli, pero mostly sa mga tira natin isa-isa lang. So target ko talaga nito, gusto ko talaga maka double shot or triple shot man lang. So baka naman, so tingnan natin kung makakatira ba tayo ng double shot or triple shot, and let's go.
dito baka ito na yung hinihintay ko. Double shot sana. At yun, na double shot ko. Syempre, saya kaya. Isang tira, dalawang tama. Yan yung pinakamasaya sa part ng spear fishing. Yung mahirap nating gawin pero yung imposible nagiging posible. So, alright. So, napakababaw lang yung hunting natin or shallow water natin, no? So, syempre, para kung ano yan, pagong. At yun, isang last banak na titirahin natin. So syempre sa pool na sa pool yan. At dito na magtatapos yung spear fishing or shallow water hunting natin. At salamat nga pala again sa mga kaibigan natin, mga followers, at syempre sa mga nanonood. Salamat. So syempre paki-continue ng pag-support sa atin. At gagawin ko lahat ang best ko para maka-create ng mga panibagong content through spear fishing at other water explore and experience. At syempre, nagpapasalamat din at tayo sa mga kaibigan at solid supporters natin dyan na sumusuporta, at syempre sa family ko. At huwag kalimutan din na mag-like, subscribe, and hit the notification bell sa panibagong activities or spear fishing activity natin. And don't forget to visit my YouTube account, Owl TV, and my Facebook account for Red Lab Ride in Poker Intong. So, see ya!